Hindi mo kayo dyan, ha? Mga Berlin. Yun yung tinabas ko kahapon. Ayan, let's go sa Bulacan muna po tayo. Saturday. Ayan o, si Lolo Boy. Lolo Boy, alas na ako. Maaga, maaga pa, mamaya. Boss, kapitan. Oh. Tapos na yung pinto. Okay na. Oh, sa ano? Next week. Kay Kuya naka-single na subscriber natin, nakilala tayo. Ayan, shoutout po sa inyo. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat kayo sa pagmamaneho ng motor. Dito na po tayo sa San Simon exit. Ayan, this time pinaghandaan ko na po ito. Nilabas ko na yung aking RFID card para wala nang aberya. Kung hindi babasahin ng machine ang ating RFID, basahin mo. Yan ang sinasabi ko. Atras. Atras tayo. Asan na yung card ko? Yan o. Ayun. 812 ang ating load. Let's go. Narito na po tayo sa Bukawi exit. Time check, alas 7. Alas 7 ng umaga. Yun o, yung sinasabi ko na hindi babasahin yung ating RFID. Ay, nako. Oh. Ayun. 705. Halos nasa 107 ba? Yung ating toll. Kanina 812. 107 ang toll gate simula San Simon exit hanggang dito sa Bukawi Class 1. Eh, tapos sa sumo-shortcut po ako dito. Papasok ulit tayo dito sa Tambubong naman. Ay, pero ano pala tayo? Hindi na tayo dito dadaan. Sa San Jose muna po pala tayo. Pero kung pupunta ako ng Pandi, doon po ako dadaan sa Tambubong. Mag-exit tayo ng Tambubong. Papasok tayong muli sa NLEX.
exit natin Tambubong. Shortcut. Pero ngayon hindi na tayo dadaan dahil San Jose muna tayo. Ang ganda ng daan, oh. Lubak-Lubak Road. LLR. Dito po kasi tayo dumaan sa ano, sa likod. Ayan. Pag lusot natin dito, malapit na tayo sa site dito sa LLR. Ayan, o, Lubak-Lubak Road. Para tayong umaakyat, para tayong umaakyat ng bundok. Ang ganda ng daan. Ayan, narito na po tayo San Jose. San Jose. Arang si Daimos din. Yun, oh, ang ganda-ganda na. Ayan, nakalagay na rin yung gate. Tinapos lang po kasi pinturaan yung wall doon. Kaya hindi pa, binaklas muna yung gate. Yung boxing gate natin pumapasok doon sa wall, doon sa gilid. So, kailangan mo nang paklasin. Ayan, tapos pwede nang pinturaan yan. Ayan na siya, tapos na-apply na rin ng emulsion itong mga deco stone. Kung makapansin nyo, napakakintab. Morning sun po siya. Tapos nalagay na rin yung ating wall lamp. Ayan, maganda to pagkagabi. Minsan po, dito ako matutulog para ma-videoan natin ang gabi. Makita natin yung kagandahan nito pagka nakasindi yung mga ilaw niya. Ang ganda-ganda. Ayan yung dati niyang itsura. Ayan, alas parehas lang dito. Tsaka yun, yung bahay na to. Ayan, ayan na siya. Mag-transform. Patapos na, palinis na. Ayun, marami tayong ano, debris. Kailangan linisin to. Pagka okay na po tayo, ito naman po yung patatrabaho ko na linisin itong debris natin. Siyempre, maano tayo dito sa mga, dito sa subdivision pagka hindi natin nilinis to. Mga basura natin. Ang ganda. Ayan, tiles, oh. Tapos meron pong ilaw sa ilalim ng hagdanan yan. Bali, apat na step po yan. Oro, plata, mata, oro. Si Paring Denden, ano yan? Kinis. Ang kinis-kinis ng pintuan. Ang ganda-ganda. Ang titira mo parang din. Yun lang, ano, grills. Security grills. Oh, malinis na, oh. Linis na. Carpentry na lang. Carpenter. Sa Lunes, mayroong carpenter ng ma-assign dito. Para sa mga cabinet. Ayan, magkano na po tayo dito. Baka next week magbabawas na tayo ng tao. Si Bonnie. Ah, si Bonnie. May iwan ka dito. Linisin nyo to, no? Malinis, ha? Malinis. Oo, oh, dyan. Dyan yun. Magbabawas na po tayo ng tao dito. Pero meron po tayong bagong mabubukas naman. Siyempre, pagka patapos na isa, meron tayong gagawin na isa. Baka po sa Monday, meron tayong umumpisa na naman na project. Tapos yung mga wood planks dito sa stair, ayan, ginagawa na rin po nila. Ganda yung content na pili ko. Non-skid. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Ayan, o. Yayamanin. Tsaka itong mga ilaw ni Lila Kuya Ray, o. Yayamanin.
ipunan po natin mabubuksan dahil hinaayos nila ni Insan Vino yung ano, yung panel board. Ayun o, ganda ganda. Ganda ganda. Ayan na, tsaka pala yung ano mga boss, dapat po schedule ngayon to. Pero nire-schedule namin ni Boss Vincent dahil nga sa Saturday ngayon, baka next week na lang i-install yung quartz dito. Pagka na-install pa yung quartz dito, tapos nalagyan ng cabinet dyan. Tapos nalagyan yung ref. Ay, ang ganda nito. Breakfast nook. Ayan, ito po yung lalagyan natin ano? Tarubo. Mabari. Oh, gani. Nandito pala yung Palinister naman dito. Pwede nang ano, pwede nang baka sa next week or ano, pwede na nating ipalagay yung pintuan dito, yung sliding door. Aluminum. Ayan, ito CR. Oh, ganda oh. Maluwang po itong CR. Ayan siyang ano. Ang ganda na itong kanyang salamin. Bossy. Wala lang po siyang power supply pa dahil pinagawa yung ano sa ilalim. Para siya, mayroon pa siya plastic. Okay. Ayan muna natin, huwag muna natin tanggalin para hindi magasgas yung salamin. Tapos ito, functional na rin po ito. Okay. Meron na siyang bidet. Shower closure na lang dito. Tapos yung kanyang bintana. Ang ganda-ganda. Unti na lang. Unti na lang dito sa San Jose. Malapit ng ma-turnover din. Sa inyong dito grills. Oh. Paro-paro. Butterfly. Fly high butterfly. Ayan na, mayroon pala ang birthday din dito si Paring Rubel, oh. Pare, birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. Salamat. Muntik mo na maka-birthday si Makmak, ah. Makmak, nuebe. Kahapon na yun yung kanakano. Nuebe si Makmak. Nuebe. Ayan, birthday pala kami, Paring Rubel. Ayan, kailangan na rin pala mailagay itong dito. Ay, pong, salamin dyan. Kasi pagka-ambulan sigurado mababasa dito pagka hindi pa nalagay ito. Okay, mali mo lang. Wala sa flooring, 1 meter. Okay, pagka nabatisan pa yan, malinis. Ang ganda-ganda. Ayan, ayan po yung itsura niya pagka nakapasok siya dyan. Parang designer rin dito sa wall na to. Ang kulay niya ni Sayon, yung pisa na black. Black tapos gray, parang ganun. Ayan, parang ganyan. Black and gray po yan. Sarado natin. Bali, ang gulong po nito is 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, maganda. Ayan pa niya lock. Susi siya, susi rin dito. Kaya kung walang susi, hindi rin nabubuksan ito pagka naklock. Yun.
tatagos. Narin yan. Ayan, ayan yung tsura ng garahe pagka nakasarado tong gate. At least wala pong istorbo doon. Kung di swing tight to, sigurado to. Istorbo dito, istorbo doon sa kalsada. So ayan, na-discuss ko na rin po yung ano nito, yung price dito. Kung magkano po yung pa-construct nito. Estimate price. Ang opening po nito halos sa 4.2 meters yung opening niya. Tapos ang estimate yata natin dito sa aabot ng mga 40,000 to 35k yata yung price ito. Hindi po aabot ng ano yan, ng 100,000 or 100,000. Para may idea kayo kung magkano yung presyo ng gate. Tapos yung gulong niya is stainless. Mas maganda po kasi medyo marami siyang gulong para kung sakali masira yung isa. So meron pang ano, mga may sasara niyo para mabubuksan niyo pa yung gate. Pagka dalawa lang, pagka nasira yung isa, sigurado hindi niyo na magagamit yung gate dahil hindi niyo na siya maitutulak pagka nasira yung isang gulong. Dapat at least mga minimum mga apat. Mas marami, mas maganda, mas matibay. Mas tatagal yung mga gulong. Pagka po kasi dalawa lang o tatlo, medyo stress yung gulong. Lalo na kung mabigat po yung gate. Yung sa akin doon sa farm, ano po yung gulong nun? Lima. Lima yung gulong nun. Kung masiraman yun yung isa, so pwede pa rin. Pwede pa rin natin magamit yung gate. Marirepair naman pagka ano, palitan na lang yung sira. Pagka dalawa lang o tatlo pwede pa. Kung masira man yung isa, so may ano nyo pa, magagamit pa, may sasara pa at may mabubuksan pa, gagawa ng meron pa siyang partner yung gulong or reserva. Ito, pito yung gulong nito, halos isang panel isa. Ayan, tsaka itong nilagay natin dito, mga boss, ano po ito, fiber cement board. Kahit babasa po ng ulan to, hindi po masisira yan. Lalo na pagka napinturahan pa, so hindi na siya mag-absorb ng tubig. Bigas po ito, halos sa 1/2 yung kanyang thickness o kakapal. Na black. Ang kintab-kintab. Ang dulas-dulas kahit yung langgam di makakakyat. Parang salamin. Ayan, itong mga ganito. Ang tulad nito, mga tira-tira natin. Pwede po natin magamit sa farm ito. Pang design natin. Patatabi ko. Ayan naman kung ito. Itatapon na. Recycle pa natin ito. Ayan, ito po yung sa main door. Yung dati po kasi nakalagay na main door dito is manipis. Parang ano lang, tapos ordinaryong kahoy lang, tangili wood lang yata yung dating main door na nilagay dito. So, pinalitan na po natin ng mas matibay. Tapos yun sa mga kwarto. Ayun, pinalitan natin yung pintuan. Yung CR na yun, tsaka yung hamba. Tapos, yun yung tinabas ko kahapon. Pinutol ko siya para magamit dun sa farm. Ganda na. Ayan na, mga boss, iwan na po natin sila. Time check, alas 9 na ng umaga. So, naghihintay rin yung ating tropa sa pandi. Alam na, syempre, Saturday ngayon. So, kaya ako ginamit ko sa Senki dahil nga sobrang traffic. Kung magsasakyan tayo, baka matanghaliin tayo.
Half day lang po sila ngayon, Saturday. Ayan o, ang ganda-ganda. Ganda-ganda na, malapit na po. Ayan, shoutout kay Kuya Ray, tsaka kay Ate Christy. Tapos ito, sabitan po ng halaman to, dalawa yan, ayan o. Lalagay po doon sa mini garden niya. Sabit yung paso dyan, yung plastic, yung parang nakikita natin sa ano, sa expressway. Yung nasa wall, tapos mayroon siyang green. And doon sa wall na yun, doon po lalagay yun. So ayan, iwanan natin sila dito. Pandi naman tayo. Are! Wala dyan ha? Ayan, magbabawas na po tayo ng tao doon. Pero hindi naman mawawala ng trabaho. Si tatay. Lilipat lang. Lilipat. Let's go! Pandi! Ayan, nandito na tayo sa Pandi. Ayan o. Bahay ni Doc. Ayan na po yung ating perforated pipe. Saka po yung mga linya ng sanitary. Ginagawa na po namin yung lumang linya. Halos dito rin kasi yung lumaan. Tapos yung septic tank nandun. Septic tank niya, okay pa naman po yung septic tank niya. Maano pa, maayos pa. Wala pa naman masyadong ano, laman. Malaki din yung ano, Pozo Negro. Tapos ayan yung perforated pipe. Itong may butas-butas na yan. Tapos tatabunan po ng ano yan, ng graba bago lupa. Tapos lalagyan po natin ng ano yan, ng screen. Yung screen na pino. Pino screen para hindi po pasukan ng ano, ng lupa. Mas maganda sana yung ano, yung ang tawag dito, yung filter cloth. Kaya lang wala po akong makikita filter cloth. Yan lang screen na pino, yun yung lalagyan natin dyan. Bala sa iba po lang po yung butas nyan. Parang ano siya, kanal. So pagka nagkatubig ito, nagkatubig itong lupa dito, yan po yung mag-absorb ng tubig. Ang paglagay po namin yan, mas mababa po yan kesa dito sa flooring itong pinaka-basement. Kaya pagka nagkatubig, dyan po papasok. Papunta dun sa ating cistern tank. Meron tayong cistern tank dun. Saan dun babagsak. Tapos meron tayong water pump dun. Motor. Ayan, para isa rin sa ano yan. Sa ating solusyon sa leak nitong ano, basement. Ayan, waterproofing na rin yan. Ayan, pinakukuha ko po yan. Pinapalatadahan natin. Tapos waterproofing. Pero pag bago namin ni ano to, i-close to, papahirang ko pa ng papadoble ko pa yan. Bago namin tabunan ng graba. Graba muna bago yung lupa. Meron siya mga clean out. Tsaka itong kanyang sanitary. Meron din po siyang clean out dito. Kung sakaling maklag or magbara, meron tayong access para i-declogging. Bumili na po kaming screen na ilalagay dyan sa ibabaw na yan bago tabunan. Graba muna. May pinaka filter dyan na ano yung tubig pagka nakatubig dito. Ayan, dito tulad ng sabi ko kapon, ilalakyan po namin ito, habaan natin. Kaya pinasaraduhan ko yon para hindi maanggihan pagka umulan. Tapos dito yung lumang gas range ni Doc. Ayan o, alagyan na rin gutter. Baka next week po ang dating ng ating yero. Kung hindi Monday, Tuesday ang yero. Okay, merienda muna. Halos sa yung ating biyahe, umalis po ako alas 9 doon, alos 37 minutes lang. Pero kung sasakyan gamit natin, baka abutin tayo ng siyam-siyam,
mga dalawang oras siguro gawa na napaka-traffic dun sa ano, dyan sa may bandang Santa Maria may ginagawang kalsada. Ang sunny yan, ang ulam natin ba? Tirador ng kalilamig si Maki. Panangalian na yan. Panangalian na yan, Mac. Hindi pa, may kayong batso ba ito mamaya? Para hindi magsoka sa sakyan na, Mac. Kape. Yeah. Bang, sunny. Ito yung lalagay doon. Itong luma na ito. Sa tabi ng lababo. Dami kanin, ah. Anong ulam tao? Kakaiba. Kakaiba. Adobong ano? Batal tsaka bitis. Ano, sisig. Ebon. Ebon tsaka tuyo. Ayan ang payroll ni Engineer Sunny Boy. Ayan ang payroll niya mga boss. 54,350 ang kanyang payroll. Kasama na yung kalta sa SS dito, no? Nakaltas na sa SS. Oo, makakaltas ako. Kaya yung baliw hindi muna. kaltas sa SS. Oo. Maganda na yun para pagkatanda ako ng 60. Mabuti na 150 years old. Hindi, 365 days. Ngayon po tayong kaltas sa ano ngayon, sa SS. Sa SS nila. Yung mga resibo mo. Magkano yung iyong budget sa'yo? 45,000, no? 35, boss. 35? Saka 15. So, yung simento natin, 100 bag, dumating. Ay, 50 lang pala, 50. 43 lang kasi. Tapos yung tiles kapon dumating na rin, no? Yun po yung tiles kapon, yun, dumating na nandun. Si Mang Sunny po yung no, treasurer, cook, palengkero, labor, palengkero, carpenter, painter, puro may ar, no? Ito yung ating mga suki. Ayan, shoutout. Boss, ano mangalan mo? Jason, shoutout. Baka meron gustong batiin sa vlog. Binabati ko po mga misis ko. Mga misis ha? Mga marami ha? Ilan? Salam, boss. Bakit mga? Hindi, nagkamali na ba? Ano mangalan? Jenny Hernandez, Malabon City. Oh, taga Malabon ka pa? Malabon kayo? Ba, ang layo pa nang makarating kayo dito sa anong pandi. Ikaw boss, anong pangalan mo? Carlo po. Shoutout nga pala sa mga anak, sa dalawang anak ko at sa asawa ko. Ano pangalan ng asawa mo? Angela De Castro. Ayun, shoutout. Ayan, sugi ko po ito. Nandito tayo, kumukuha tayo sa kanila ng mga ito, mga sunrise cutting wheel. Tapos ito, mga drill bit. Ito po yung gamitin sa atin. Tsaka ito mga tile diamond. Super thin na turbo. Kuha tayo sa kanila para meron tayong mga reserbang mga ano gamit. Ayan, maraming salamat sa poging dalawang suki. Ayan na po yung screen na pino bago natin tabunan ng graba. Lubog po yan ng graba. Ito po yung tiles na ilalagay natin sa ano, sa garahe. Ayan, maganda po ito pagka nakakabit na. Yung design niya isa pa bilog-bilog. O, sa yun. Ano ito na mo, lagpinis na ba yan? Top coat? Pinta-pinta po. Natural. Ah, ito, pinis na yan. Ano po ito, hindi po standard yung ano nito. Hindi po standard yung taas ah. Yung po nagtatanong, mataas po yan, 2.4 po yan, hindi 2.10. Kung mapansin nyo, napakataas. O para sa standard, daros mataas po ng mataas ng 1 foot. Yung ating standard lang, halos 7 feet lang yun. Yan, 8 feet na po yan. Pintab-pintab. Tapos na po ito, pinatutuyo lang. So baka sa next week, pwede na yung salpak to. Lunis, pwede na yan. Dinisinis na kayo para makapagpaingat, makauwi na kayo ng maga. Ito. Gaspia na to. Di ka uwi well? Ha? Muligali? Oo, yan.
Yan ba ang rin, boss, ka lupa talaga yung pulya rin, maruto. Okay na. Prepare na rin po. Mamaya, away na rin tayo. Ayan o. Meron na namang ano si Maki. Happy birthday daw, sabi ni Doc. Mabuhay ka kahit ayaw mo na. Thank you, Doc. Ayan. Thank you po. Meron po siyang pinabibigay ni Doc. 5,000. Thank you, Doc. Hey, Doc, tsaka kay Ate Albi. Tsaka kay Wyatt. Thank you, Doc. Tsaka kay Wyatt, shoutout mo. Wyatt. Chocolate, ah. Alam mo na pagdating, chocolate. Saka si ano pala, shoutout mo, yung si kapatid ni Doc, si Kuya Junior. Shoutout kay JR daw. JR, shoutout. Ayan, shoutout po kay boss, ano, si kapatid po ni Doc Will, si boss JR. Ayan, shoutout. Maraming salamat din kay Ate Albi, tsaka kay Wyatt sa pagbigay ng pang-birthday ni Maki. Ayan, si Ruel, birthday din pala ngayon. Oy, batiin mo si Ruel. Muntik mo na ng ka-birthday. Happy birthday, Ruel. Kagabi, uminom na kami dito. Inunahan ka na namin. Ayan, binigyan ko rin siya pang ano doon, pang birthday niya. Birthday ni parang Ruel. Ngayon. Ano ba? Iyon sa'yo po, hindi mo birthday. Tapos na, February 14. February 14 na. Kasi wala ka po. Ano wala? Hindi, nandun ka. Hindi ka lang nag-attend. Pinang, pinang, pinang mo ako. Dito yung reception. Yeah, araw na tama birthday araw na mga araw na mga puso. Mga birthday niya kasi. So, ayan mga boss, half day. So, may iwan naman po dito sa ano, sa site na magtatrabaho din ng Linggo. Okay, pahinga muna. Tayo. Uwi na. Let's go. Boom. Dito na po tayo. Boss Godi, Kapitan. Ayan, time check alas 12:40. Arating po tayo dito on 12:30. Pahinga lang konti tapos kain na tayo. Alas isang oras po yung biyahe ko. Umalis ako doon 11:30. Hindi ka pa kumahintay. Ayan tayo. Ano? Sundok. Ulam natin. Itong palang kamatay ang talapia. Sino? Palang kamatay ang talapia tsaka talong. Tsaka inisang kamatis. May buro ka. May buro pa? Meron. Ito yung kamatis. Yan o si ano. Sandro Romero. Ay, Sandro. Samura. Hello. Hello. Yan ang boss. Tapos nandito na rin yung ano. Si Pikeyo. Gustong-gusto ni Boss Godi si Pikeyo. Nandito na rin yung mga tropa. Si na Master Denden. Parang Denden. Ayan, linyan nila yung ano, yung water line natin. Ang dami nyo. Ito. Lima. Lima kayo dyan, ha? Full blast yan, boss. Lima. Lalagyan ako pinanabi niya. Oh, lalagyan ni boss. Wag diyan yung ano, yung lalagyan diyan yung may host bid. Oh, no. Iba pala to. May host bid para may lalagyan na host. Dito lang. Lalo Ben, dikit minay na. Ben. Dikit minay na. Dito muna. Ba. Ayun, at saka itong ano, at saka itong CR natin na tiles na yung flooring. Nilagay ko muna temporary yung ano.
yung toilet door. Para may magamit muna. Ano lang ang pinandikit siya? Silicone. Madali lang baklasin yan. Oh, sala. Yan lang yung water line. So naman niya, alagay natin yung pintuan. Baka liyayari yan, lima kayo yan. Yan o. Tapos na, tapos na. Okay na, boss. Okay na o. Di ba naman matatapos lima kayo? Tapos si Kapitan, lalagay po niya yung ating ano, yung ating pintuan ng CR. Heavy duty pa yung Bisagra mo, Kapitan ha? Oo, stainless steel. Megatron. Megatron. Mainit, Kapitan. Ito na ice cream niya kasi. Ang dami niya, lima. Baka mainitan si Kap. Sinatakpan. Oo, baka Berlin. Katam. Doorknob. Katam na. Katam yun yun to. May ikan dyan. Katam. Grinder na yun. Katam yun. Dito ka tabi parang di na kailangan ng ano boss. Yan na. Liston, no? Liston kasi yung pader na mismo magigiliston. Walang ano, walang siwang. Walang siwang talaga yung boss. Boss cut. Yun, no? Nabuhusan na rin po itong lababo natin. Dito yung kalan. Tapos dito yung sink. Nagyan lang yung mga abang. Yung semento na ni Alvin saka ni Master Boboy. Tapos si Master Chef din magluluto ng tan pulots. Pumasyal po ako kanina dun sa pinagtitiksayan natin dito sa Sapa. Ayun, nahuli ko. Apat. Ipapakalugkog ni Master Denden with tapos the doors. Pakalugkog. Pakalugkog, oh. Bakit daw tinawag na pakalugkog din, boss? Pakalugkog sa ano? Sa kawali. Kakalugin niya habang niluluto. Oh. Pakalugkog. Ayan, lagyan po natin ng langis yung ating gulong. Ayan, tulad po ito. Yung gulong po nito, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kahit masira yung isa dyan, magagamit pa rin o uubra pa rin yung gate. Kung dalawa lang po yan, dalawa, magkabilaan lang pag nasira ito. So baka hindi mo nyo na mabuksan o masarado. Alam lang alagaan sa langis. Para... Para ano, magtagal yung ating mga gulong pagkasi. Tapos yung nangalawang ikalawang na yan. Ano nag-uubos ang masira yung bearing dito. Kaya tulagyan natin ng langis para madulas pagka ginugulok natin. Nag-chase oil po nung ano to, ni Hero. Nag-chase oilan. Master Chef, ah.
Pare, paano mo nauli yung maliit na yun, pare? Nauluan ba? Nauulo ko yun, headshot. 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 Ayan, tingnan po natin si Kapitan. Kapitan to the rescue. Siya ang maglagay po ng ating pintuan. Mas okay na yung tubig. Kapitan! Ayos na! Sarado pa. Ayan, ito na po pala yung ano, yung sinasabi kong in-order akong ganito na piesta light or string light na solar. Ayan, bali yung bulb niya is 1 watts. Subukan po natin ilagay ngayon. Tapos ito na po yung pintuan ng CR natin. Okay na. Medyo ano lang dito itong ano, itong PVC. Siguro lalagyan ko na lang po ng plywood para tumigas ito. Lagyan natin ng bulog na plywood dito para tumibay eh, no? Ito yung problema sa mga PVC door. Para na manipis lang to. Ano siya? Oh. Ano lang doon? Angle bulb. Angle bulb yung double para meron ding bidet. Tapos pa itatalis pa po ito. Kaya lang pinalagay ko muna temporaries. Sealant lang yung pinangdikit namin para madali pong tanggalin. Silicone. Saka natin i-sementohan pagka tatapos na yung tiles. Okay na, yan na. Oh. Yeah, maraming salamat kay Kapitan, kay Boss Godi. Oy. Pasok tayo. Yan, sakto lang. Ito lang po siya, tapos meron tayong bidet dyan. Wala pa tubig, wala pa po tayong angle bulb. Bukas, functional na po yan. Ano siya? Tapos nilagyan lang po natin ng liston by Boss Godi Mahogany. Ayan, subukan ko muna pong ilagay itong string light. Nabukas pala to. Ayan, may poset na tayo dito para pagka naglilinis po ng kuluan ng aso, lagyan lang ng hose to. Madali na. Ayan, subukan ko muna ilagay itong string light. Ito po yung solar panel nya, ayun o. Hindi ko alam kung tatagal. Pero hindi pa po na-charge ng full charge yun eh. Dahil kararating lang kanina. Ang bili ko po dito nasa 1,000 plus yata ito. Siguro ilagay ko na lang muna dito kaya. Or sa kubo. Ayan, nailagay ko na po yung, ano, yung solar. Yung ito. Hindi po solar to, 4 watts yan. Tapos i-set up po namin yung swimming pool ngayon dito. Ilalagay natin yung swimming pool. Bukas kasi baka may natin mga bisita. Birthday po ng ano ko bukas, ng aking panganay bukas, si Rain, yung aking nag-aaral ng architect. Ayan. Pukumpak namin tapos assemble namin swimming pool, tutubigan. Tignan natin mamaya pagka umilaw itong solar kung okay po yung liwanag niya para hindi na tayo gagamit ng kuryente. Kaya may solar light tayo doon, tapos may solar light tayo ng string light. Solar light din yon. Itong yung ating CR, wala pa pong ilaw to. Baka bukas gagawin ko ng ilaw. Sabado nights. Sabado nights. You know. Uy. Ganda. Di masarap diyan yung ano, yung laman loka. Bituka ng dalag. Yan ang pambulate.
Ayan, ang tagal ni setup. Okay na. Pagdigan na natin. Para mapag-swimming na si Parin Denden. Dito. Ayan, ito na po yung solar. Hindi ko alam kung full charge na siya kasi kanina lang po dumating to. Ayan siya, lang siya oh. Oh. Dim lang siya. Ayan po yung ilaw na yan. Pero tingnan po natin bukas pagka na full charge siya. Medyo mahina lang siya. Hindi pa po siguro full charge kasi alos alas 3 o'clock nung chinyards ko lang yung kanyang panel. Okay. Medyo may ano, madilim. Madilim siya. Dito ulit nung ano, maliwanag. Ito talaga maliwanag po ito. Buksan po natin yan. Napakaliwanag yan. 3 watts every bulb. Yan no? Oh. Okay na rin. Pero tingnan pa natin bukas kung liliwanag pa siya. Okay na. Yan, ready na. Tubigin namin ito hanggang mamaya. Yan, okay na. Liwanag na. So bukas, dito po tayo sa farm bukas. May darating po tayo mga bisita. Ayan. Bukas, hapon naman po yung, ano, yung ating magiging salo-salo dito. Makaagawa pa kami bukas. Lalagyan ko pa ng ilaw to. That's it. Ayan na, mga boss, hanggang dito na lang po yung ating vlog for today. Maraming salamat muli sa inyong walang sawang panonood dito sa ating channel. So, kita-kita tayo bukas sa next vlog. Paalam po muna. God bless. Ingat.